Baclaran Day today, kumustahin na natin ang sitwasyon ng mga deboto nagsisimba ngayon doon. Live mula sa Paranaque, may mga balita, si Jonathan Andal. Good morning, Jonathan! Maris, good morning. Alam mo, nung last week na nandito ako, ang numero unong requirement para makapasok sa simbahan o kahit sa compound lang ng Baclaran Church ay face shield. Pero ngayon, hindi na dahil nga sa pronouncement ng Pangulong Duterte. Pero napansin pa rin natin na marami pa rin yung mga nagsusot ng face shield. Yung iba, pamproteksyon daw nila sa COVID-19. Habang yung iba, hindi pa raw alam na voluntary na lang ang pagsusot ngayon ng face shield. Nagbabaka sakali pa rin makabenta ng face shield si Jocelyn sa labas ng Baclaran Church. Yan ay kahit hindi na ito nire-require ng simbahan. Binagsak na rin nga ni Jocelyn ang presyo ng tinda niyang face shield mula 15 pesos nung nakaraang linggo, 10 piso na lang ngayon. Sakaling may bumili. Paano pag wala? Uwi na lang. At dahil hindi talaga makabenta, ilang sandali pa, umuwi na lang si Jocelyn. Ang iba namang dati nagtitinda ng face shield, nagpa-parking attendant na sa harap ng simbahan. Marami pa rin naman ang nagsusuot ng face shield sa loob ng simbahan. Baka hindi kami papasukin eh. Nung kasi sa linggo hindi kami pinapasok eh. Kanya ka naka-face shield eh. Mas prepared ko na magsuot. Hindi lang para sa sarili ko eh, para sa anak ko. Ngayong nasa mas maluwag na alert level 2 ang Metro Manila, umakyat na sa 2,480 na katao ang pinapayagang umupo at tumayo sa loob ng simbahan. Pwede na rin ang mga minor de edad. Bukas na rin ang Baclaran Church ng 24 oras. Maris, ng mga nakaraang coverages natin dito sa Baclaran Church, papapansin mo noon, marami talaga mga nakabisikleta na dito nakikinig ng misa sa labas ng simbahan. Pero ngayon, kakaunti na lang yung nakita ko. Kasi yung karamihan sa kanila, nandun na sa loob ng compound ng simbahan. Sila yung isa sa mga pinakanakinabang doon sa hindi na required yung face shield sa loob ng Baclaran Church. Samantala, Maris, kahit hindi na required yung face shield, ang kailangan pa rin dalhin ng mga makikinig ng misa doon sa loob mismo ng simbahan ay vaccination card. Dahil may random check na ginagawa yung management ng Baclaran Church para masiguro na vaccinated yung mga nasa loob mismo ng simbahan. Yan muna ang unang balita mula rito sa Baclaran. Ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino.